at calamansi. Wow, yun na. Yun sapat na. Yun lang sapat. Grabe. Ay, napakasarap. Mukhang yan yung binabalik-balikan mo na sardines dish, Miss yeah, Judy Ann. Yes, the sardines at calamansi. Tapos, grabe. Kani na tutong. Ay, napatayo ako. Parang ready-ready na tayong mag-early kapunan. Pwede din pang merienda, di ba? Yeah. Itatry nga natin yan pagkatapos sa pagkatapos natin dito. Nai-imagine ko na gusto ko na talaga siyang tikman right after our quick exclusive lahat, event. Lahat na kasama natin ngayon, lahat na nanonood sa atin ngayon, try it out please and tag me sa Instagram and Facebook. I would yes. love to know kung ano yung experience ninyo sa Mega Sardines with calamansi. Ako, hindi ako mapapahiya sa inyo at hindi mapapahiya ang Mega Sardines. Walang calamansi, pasok ka rin. True na true yan. Mega sasarap at sustansya pa, di ba, Miss Julianne? Yes. Pero kanina nabanggit mo na, ang dami mong nababanggit sa amin ng mga different ways ng pagluluto with sardines. Mukhang mahilig ka mag-experiment with different recipes. Meron ka ba dyang particular na tinatago-tago mo pang recipe ng sardines? Pwede mo naman sa amin i-share. Marami-rami naman. Marami-rami. And I'm pretty sure may mga hindi pa rin ako alam kasi for sure para sa akin ang Mega Sardines para siyang adobo sa bawat bahay ng bawat pamilya Pilipino. May kanya-kanya tayong atake when it comes to mga adobo, national dish na tinatawag ng Pilipinas yet. Ganun din ang Mega Sardines. Bawat bahay may kanya-kanyang andar sa paghain ng Mega Sardines. Ako sa pinakasimple lang, wala nang kailangang iluto eh. Kasi go-to meal ko siya, personally. Go-to meal ko siya kapag ka tulog yung mga bata, mag-isa na lang ako, then I have to create dishes for Judy's Kitchen, or I have to read a script, or read contracts, or do something, or make R&D for Angry Dobo. Quick meal ko talaga. Yes, go-to. Magpapakulo lang ako ng pasta. Lalagyan ko lang ng chili garlic oil yung pasta. Tapos, buhos mo lang yung Mega Sardines. Kung gusto mong artihan ng konti, lagyan mo ng konting fresh basil, parmesan, kung gusto mo lang artihan. Pero kung gusto mo ka na tirahin mo na lang ng diretso pasta, you know, you know. Hindi na kailangan ng marami pang ricados, di ba? Pagutom. Grabe, nagugutom ako. Parang perfect yan, pang dinner. Mamaya. And I'm sure yung experiment na yun, napakasarap. Mukhang kailangan itry na natin yung lahat at home. Pwede mamaya na mamaya lang po. No? Later. And we know. Huwag naman ngayon. Huwag naman ngayon. Huwag nyo muna kaming sabayan. Mamaya, magsabay-sabay tayong gumawa ng mga different experiments with Mega Sardines. But going back, Ms. Juday, I know that you are such a hands-on mom, and we've seen it time and time again in your posts, in social media, right? So how do you actually make sure na nakukuha ni na Johan, Lucho, and ni Luna ang sustansya that they actually need? Well, of course, as a mom or as parents, di ba, you're always, especially ngayong panahon to, nandun ka na sa, you want to make sure that your kids are getting the balanced meal or the proper diet that everybody needs, especially for kids. With Lucho and Luna na wala pang vaccine for them, you really want to make sure na mag-boost yung immune system nila. They're eating properly. Of course, having fruits and veggies are a must sa household namin. It's either they drink their fruit and vegetable juice, or if they don't want to eat it, I drink it, they have to eat it. Yun lang naman ang dalawang golden rule ko sa bahay. And I allow them naman to have their, you know, fair share of snack that they want. We have fast food, junk food. Hindi naman kami stricto when it comes to that because we also believe na, you know, everything should be in proper balance. Mm-mm. Dahil mga bata pa sila, they have to enjoy the food that they see and the food that they want to taste. But it's very important for me that the type of protein that they have, especially fish, yan yung alam natin na ito yung masustansya. Syempre, they have the omega fish fats. Andyan yung lahat ng klase ng vitamins na kailangan ng mga anak natin, calcium for their bones.
I cook most of the time. Of course, actually, hindi nga most. I cook all the time. And of course, I make it a point na yung ingredients na mga ginagamit ko, hindi siya yung basta-basta lang na hindi ko inaral. Yung masustansya dapat at may nutrients na alam ko kailangan ng mga anak namin for immune system, for their health, for their brains, for everything, for calcium, kasi lahat yan gusto mo. Nakapaloob na sa isang kainan, di ba? That's right. At kaya naman talaga mega ambassador ka ng Mega Sardines because you totally embody all the values that Mega Sardines stands for, di ba? Everything that you actually mentioned, all check mark na yan. And I'm sure, Ms. Juday, hindi lang ako ang may katanungan dito. So, hindi lang to Mega Talks with Karen and Juday. But I'm sure meron ding mga katanungan ng ating mga kasama from the media right now. So if you do have any questions, please send them on the chat box. So I can actually see some of the questions and some of them are typing right now. So it's a good one, okay? As a mom, Ms. Juday, how does your goal align with Mega Sardines? Well, I know about Mega Sardines for such a long time. Even before Mega Family got me as an endorser, I would purchase them already kasi kulang na lang bumoto na ako sa mga groceries. So, lagi ko silang nakikita. And every time I do my groceries, of course, there's a big factor na kailangan binabasa mo yung nutritional facts ng bawat item na binibili mo. Most especially when you have kids of different ages. Yes. The part that won me over, it's because that they hold their nutrition programs every year. Malaking factor sa akin na may advocacy yung mga produkto na sinusuportahan ko because I love supporting and helping. Day, nawala ako, Day. I believe. Gusto natin mga pang-misunin na kindness and the goodness of, with the goodness of our hearts, you know, we will be in a very more enjoyable place and kahit paano will be at peace kasi we know in our hearts that we've been sharing our blessings. And ito mga advocacy ako at advocacy ng Mega Sardines totally aligned sa paniniwala ko sa buhay. So with the brand Mega Global's advocacy of Malasakit together with their feeding programs and projects for the kids and other Filipinos, I really think that partnering with them truly is the best and the right decision I ever made. Parang nasagot mo na rin yung mga susunod pang mga katanungan about what convinced you being a brand ambassador. Pero what I really like with what you said, Ms. Juday, I think this speaks volumes na hindi ka lamang hands-on mom. Isa ka ding mapanuring endorser. You just don't endorse. You make it a point na you actually have the same values dun sa brand na you stand with, di ba? Or you stand for. And sa pagpili din ng mga ipapakain sa pamilya because you know that's your language of love. Kailangan full of love din ang maihahain mo. Perfect na perfect partnership talaga with Mega Sardines. So, hindi ko na itatanong yung susunod na katanungan ha. Dahil parang nakuha mo naman yan to the dot. So, but this one, I have another question. This is coming from Sir Dexter. Do you have a new dish you created using Mega Sardines? And you know, fish is one of those na hindi masyadong appealing for kids. So how do you actually make it appetizing for them? There are a lot of ways. Pero kasi syempre sa mga bata, especially kapag hindi naman sila aware that, you know, may iba't ibang itsura ang isda maliban sa pinirito, mahirap silang pakainin. So what I would do is, hindi ko binabago actually yung lasa ng Mega Sardines. I involve my children when it comes to cooking. Sinasama ko sila sa pagluluto. Ini-involve ko sila. So ini-introduce ko sa kanila bawat ingredients. Especially, pag halimbawang bago sa panlasa nila, gusto ko matikman muna nila as it is bago ko siya gawin para na-appreciate talaga nila na, ay, ito pala talaga yung lasa ng Mega Sardines. Kasi pag dinagdagan ko na siya ng maraming lasa, hindi nila maiintindihan eh kung ano ba talaga yung pinanggalingan nun. Mm-hmm. So, at some point, ang ginawa kong latest, actually very recent,